Mga kamasa, ito na, dumating na ang ating in-order na air fryer. At may kalakihan pala ito. 30 liters po ito. At tara, samahan niyo po ako, buksan natin. Ay, talaga naman ang hanap yung suit, talagang sobrang protected talaga ang kanilang produkto. Balot na balot, ang ganda. At ito mga kamasa, ang ating mga gamit, ito, kumpleto. Ito, may mga accessories tayo. Ito, baking pan natin. Yan ang pangsahod ng ating mantika. At meron tayo ito, pag nag-barbecue tayo, may kasal. Yan. Ito naman ang ating mga panghawak. So, kumpleto po. Ganda nito. Meron tayong ito po, tingnan natin kung anong meron dito sa ating mga setting dito. Ito, may timer tayo. Temperature po, kung anong gusto nyong init. Air fryer, siyempre, laging nakaset yan. Ano? At ito, kung toaster, timer, mga ganon. Ang dami pa. So, titingnan lang natin dito sa ating ano, sa ating manual. Madali lang naman po siyang intindihin. Basahin lang natin to. At ngayon po, ang gagawin natin ito ay pipreheat lang natin para sa ganun ang chemicals dito sa ating materials na to ay matatanggal bago natin salangan talaga. So, preheat muna natin. Mga kamasa, salamat sa Hanabishi mo nilang air fryer. So, subukan natin. Mga kamasa, ito, ipipreheat lang po natin to, ha. Ilalagay na natin sa temperature na 190. Preheat lang naman. Tapos, itatime lang muna natin siya na kahit 10 minutes lang. Yan. Para lang sa ganun yung chemicals matanggal. Oops, tatanggalin na kita dyan, bossing. Hala, darling. Okay, bossing. Wow, ganda oh. Sandali lang po, pag-preheat natin po nito, hintayin lang natin at isasalang na natin ang ating pork belly, no? So, yung mga kamasa, na-preheat na natin siya ng 10 minutes. So, i-preheat natin ulit siya para salangan na natin. Siguro naman sa 10 minutes na pag-preheat natin, wala na yung chemicals. At huwag tayong mag-alala dahil ang Hanabishi, ang kanilang materialis nito ay food grade naman. So, maganda. I-preheat na natin po siya para isalangan natin, no? Mga kamasa at ang aking liyembo, kami na nabilili ay lugasan ko na po. At pinatuyo-tuyo ko na rin. Ayan. Siguro kulang sa 2 kilo itong isong at ito lang. No? Yan. Wala na itong buto ito. Hanggang ko na. At tuyo na rin siya. So, ang gagawin ko po dito ay lagyan na natin ng ating mga sangkap. At siya, ang sangkap natin po, syempre, pero meron tayong lagi ito. Dahon ng tanglad. Meron din po tayong dahon ng sili. Sibuyas. Meron din tayong laman ng sibuyas mismo. At itong ating bawang. Meron din tayong asin mamaya, pang-rang mga sa balat. At meron na rin ako nakapili dito na, na asin at saka pang-ipon mismo. So, makakamasa, babawin ko nila ito. Ito na nga. Lusin natin po nitong ating mixture ng paminta. Para medyo manunuot. Mas maganda kung medyo laliman pa natin yung ating ano, tabi-tabi ka nga muna.
laliman lang natin ng konti ito. Yan, laliman lang natin ng konti para manuot ang lasa. Yan, huwag natin isagat doon sa balat. Para mas malasa ang ating karne. Mayos na isko nga dyan. Yan, ganyan po. Natin irap ito ng ating paminta at ng ating binurog na bawang para manuot. Okay, ganyan po. Ganyan lang simple. Tapos ilagay na po natin itong ating ano, singit-singit natin. Kahit alternate lang. Hindi ko na masyadong dinurok para malasa. Nanguya natin. Itong ating sibuyas. Saksak lang po natin yan. Yan. Kasi importante dito, pagka naluto naman ito, andiyan na lahat ng lasa yan. Ganda pa nga nito, may dahon pa ng ano, mangga eh. Ouch! Lagay na natin itong ating daon ng sili. Kahit may sibuyas na, yan pa daon ng sili. Ay, lagyan mo daon ng sili. Daon ng sibuyas po ito. Tapos ito naman po, ito pong mga laman na ito, pinagpupukpuko na po ito para lumabas ang essence ng ating tanglad para lalong mas masarap. So, siyempre, iaayon ko yan sa akin. Tapos, siyempre, para akin itong tiyampuhan ko muna, tingnan ko muna kung saan ko siya pwede itali. Siya ng kunting asin na may paminta para lalong mabango. Inside and out ang may paminta pero more on asin. Kasi ito lang ang asin natin. Inuri natin. Magbalat eh, para mas lalo malito ba yun. Ito pala yung target natin para lumutong. Ito nga po, meron pa tayo sa dito. Try natin po ito. Ayan po. Tirahin lang natin po ito ng labir. Asin paminta lang. Na po at naka-preheat na siya kanina. Pwede na natin isalang ang ating karne, ha? Ang ating deli. Sorry. Naka-preheat na po siya ng 190. Ayan. At saka ilagay muna natin siya sa 30 minutes. So, ito na nga at dalawa pong klase ito. Subok-subok lang po natin ito, ha? Isang pork belly po at saka isang deli po. So, na, ipasok na natin. Excited na talaga dito. Ayan po. Okay, so i-time na natin po siya ng 30 minutes. Try lang po natin yan. Mga kamasa, balikan natin po ito after 30 minutes. Pero hindi naman natin sagarin ng 30 minutes. Sinip-sinipin din natin. Na? Mga kamasa, malapit na po matapos ang ating 30 minutes. Parang medyo kukulangin pa tayo sa init. Ano po? At ang ating init, sinagad na namin po ng 200. So, gusto kong dagdagan natin ng 60 minutes para masagad natin.
Ito po, sinagad na natin po mga kamasa ng 60 minutes para balikan na lang natin mamaya. Mga kamasa, naka 1.5 hours na tayo. Che-check natin kung kumusta natin o ano lang gawin. Okay lang pala ito. Okay, wow! Wow! O, sir, inig na, oh! Wow! Para makita natin. Pero para sa akin, kahit malutong na to, kailangan natin crispy-crispy eh. So mag-additional tayo mga kamasa ng try natin yung 30 minutes ha. Pero ibabaliktad natin to. Try natin ibaliktad. Babaliktad rin ko lang. Oh, bilhin ko. Kasarap, kanyaman. Ganun pa rin natin lang. Para yun naman sa kabilaan. Wow! Yan, ito na mga kamasa. Malutong na siya at binaliktad ko na rin to para maging pantay. At dahil para sa akin, medyo gusto ko crispy-crispy. Oh, pero ito, magdagdag tayo ng 30 minutes para malutong na malutong. Balikan natin 30 minutes. Ayan mga kamasa, magdadagdag pa tayo ng another 30 minutes. Ha? Yan, para sigurado. Balikan natin yan. Mga kamasa, balikan natin ito after 30 minutes. Wait lang natin. Mga kamasa, halos magdadalawang oras na tayo ngayon yan. Check na natin, mukhang pwede na. Oh, wow! Okay. So, ito na mga kamasa. Luto na ang ating nilutong lechon, belly lechon at saka ang ating lempo. Tara na mga kamasa, ito na at hiwain na natin to. Oops. Wow. Subukan natin ito. Napakainit ha. Wow! Talagang napakalutong ng dating, oh. Oh! Sarap! Wow! Banyan natin to. Talagang lutong ha. Napakalutong. Pero, tubata lang sir. Mga kamasa, eto na naman ang ating subukan. Tingnan natin ha. Parehas lang po natin silang sabay niluto. Pero, parehas silang malutong. Ha? So, dito siya. Tapos natin. Kamayin po na to. Wow. Ano kamayin ko ito. Alam na naman. Wow. Grabe. Lipat muna dito. Lipat muna dito muna. Init. Yan. Ito naman. Oh, wow. Huh? Alutong na. Wow. Napakasarap.
Tingnan nyo po. Oh, net. Alam ba mga kamasa, ito na ang ating naluto sa ating air fryer, Hanabishi air fryer. So talaga naman na napakasarap at malutong. Subukan natin at isausaw natin dito sa ating sausawan ang itong laman. Napakalambot. Ito naman ang ating balat. Grabe. Dito man sa manghang. Grabe. Ako, makakalimutan kong high blood ako. So, mga kamasa, kung gusto niyo bumili nitong produkto na ito, i-click nyo lang ang link nasa description box. So, mga kamasa, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa panood. At kung nagustuhan yung ating niluto ngayon, paki-like, share, and subscribe. Then don't forget to click the button na sa ganang updated po kayo. So, mga kamasa, bye! Salamat!